order ko sa Shopee na microphone condenser na pwedeng gamitin sa cellphone at saka sa computer. Ito po siya. Ayan. Galing po sa Hong Kong. Ngayon ay na-deliver niyo sa akin ng J&T Express. Okay. So, i-unbox natin siya. Titingnan natin yung loob kung kumpleto siya. And then, i-review natin kung sulit ba yung pagbili ng mga gantong cheaper price for condenser mic. Tignan natin yung loob. Laman sa loob. Ayan siya. Hindi lang halos kita eh. Okay, papakita ko na lang. Pro condenser microphone. Ito siya. Ayan. Top shield. And then, ayan siya. So, kung bibili kayo, check nyo muna kung lahat ba ay nandoon sa isang set. So, titignan natin mamaya kung ano yung mga nasa loob ng kompleto. Ayan siya. Yung mga pyesa. So, sisimulan ko siyang buuhin. Titingnan ko kung saan ko siya pwedeng ipuesto na makikita nyo. So, may makikita kayo sa ano, sa dito sa screen itong condenser. So, makikita nyo dyan yung kung paano, hindi yung paano siya buuhin, kung ano yung photo niya mismo. So, para may idea lang tayo. So, titingnan ko lang kung paano siya kinakabit talaga. Okay. Okay guys, ito na yung ano natin. Nihintay natin na BM800 condenser. So, ito na yung na-setup ko na siya sa table ko. So, ito papakita ko sa inyo. Ayun siya, nakakabit siya diyan. And then yung ano niya, yung jack niya na itong mic ko ay nakakabit dun sa PC ko. Actually, hindi siya nakakabit dun sa ano kay sa cellphone. Kasi may kulang pa ako yung ano, audio splitter. So, dapat, yun yung ilalagay ko dyan para makabit ko siya na magkaroon siya ng mic. And then, yung audio ma-separate. Kasi may built-in mic tayo sa cellphone. So, kasi kung ikakabit natin itong jack na ito, itong cord na ito dun sa smartphone natin, hindi siya magre-record ng voice. So,
Wala. So, kailangan may audio splitter tayo. So, sa ngayon, so na naririnig nyo po ay may konting, ano lang, konting echo. Hindi siya ganun kalinaw yung sound niya, yung boses. Pero, kahit papano naman, yung boses nyo, na ano naman, readable naman siya. Naririnig naman kahit papano yung boses. Pero hindi ganun kalinaw, hindi ganun ka-clear kasi may noise pa siya kahit pa, may noise pa siya ng konti gawa nung kung nagsasalita ako, yung boses kasi ay nagre-reflect dun sa pader. So, ang tip ko lang, meron dapat tayong sound absorption. So, yun dapat. Ako may binili na ako nun sa Shopee at i-order na dito. Buti na lang ito, nakuha ko to kahit na lockdown, quarantine. Buti na pa-deliver pa siya. Pero 2 weeks ko to bago ko to nakuha. Actually, meron na rin akong bibiling splitter nito para ikabit ko sa cellphone para mahirap kasi pag mag-edit ng ilalagay ito naka-record doon sa PC and then i-merge ko pa dun sa video sa smartphone. So, yun lang. Meron kayo narinig na konting noise. Yun, galing yun dun sa aircon. So, yun. Kung i-rate natin siya sa 1 to 10, siguro mga nasa 7 na siya. Sa akin, mga nasa 7. Kasi yung boses, yung kailangan ko yung malinaw siya eh. Malinaw yung pagkaka naririnig yung pinaka ano niya, yung clear niya yung voice dapat. So ilang yun sa akin, pero unexpected lang, kala ko kasi pag once na bumili ako ng ganito, to clear niya yung ano natin, yung noise. So hindi pa pala ganun. So depende po 'yon sa quality siguro ng ano ng condenser na gagamitin natin kasi ito nabili ko lang to ₱755. So around mga 800 plus ko to na binili ay ano na binili doon sa Shopee gawa ng mayroon pang ano delivery charge. So depende na sa inyo po 'yon. So ngayon may na-review na po ito. Ngayon and then bibigay ko sa inyo yung link kung saan ko siya binili para hindi na kayo mahirapan kung saan ba magandang bumili ng DM800 condenser mic. So kasi may ibang shop na maraming problems, 'di ba? So ngayon ito binili ko lang rin naman to sa Shopee. So si Lazada kasi dapat 'yun ang bibilan ko doon kasi ako. So kaso nga lang wala siya. Sarado. Kasi yung logistics nagstigil siya sa ngayon. So, yun. Sa review ko, abangan nyo ako ulit sa mga susunod na review natin sa mga ibang unboxing. And then, sana sunod meron na tayong magandang quality ng video. So, mag-unboxing pa ako ng mga ibang parts. And then, ito, i-unbox ko tong gaming chair. And then, yung mga iba pa. Isasend ko na lang dun sa vlog ko, sa channel ko, and then pwede nyo pong i-review. So, ito, sa akin, guys, ito, hindi lang basta ito pang vlog, pwede rin itong pang laro. So, kung halimbawa, naglalaro kayo ng Dota, League of Legends, kung ano mang laro ang gusto nyo dyan, pwede nyo itong gamitin as a team. Pagka once na gusto nyo kumausap sa mga team, hindi nyo na kailangan mag-headset. Ito, meron na kayong mic, and then speaker na lang. So, yun na lang yung ano dyan. As long as dapat, kasi maingay yung speaker kapag maglalaro. So, depende na po sa inyo kung paano diskarte. So, yun. Salamat po. And then, God bless. Thank you.